Kung sarili ko, di pinagbuti ko sarili ko, matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun, pagpapahalaga sa pag-aaral. You have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Ah, wala yan. Artista lang yan. Pakwit lang yan. Akala mo, kasalanan na mag-ugit. Bumalik naman ako ng eskwela. Awan naman ni Diyos ako'y makapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa atin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala namang imposible. Ako kayo. Hindi sumusuport. Ako po si Isko. Ako 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 si Isko. Yan. Ang ako si Isko ay buhay ng bawat Pilipino. Tayo lang, mga Pilipino. Si Isko Moreno po ang sumisimbolo ng pakikipaka natin sa pagsubok at kahirapan. Si Isko Moreno rin po ang sumasalamin sa pag-asa natin sa buhay. Hanggat ni Isko Moreno po ang ibig sabihin po dito na may pag-asa tayong umahol sa anumang pagsubok at kahirapan tungo sa mas mabuting kinabukasan. Ako si Isko, tayong lahat si Isko. Nanayinig si Lord. Isko po. Kayo po. Ako si Isko, tayong lahat si Isko. Maraming salamat po. Salamat po sa mga kumainan. Pero inyo, every week po yung mga babanggay natin. Sa lunes, sa Martes, eh, di ba? Mga every week po yun. Dala po kami nangyayari na nakasin daw. Sa mga parapak nyo yan. Iyan ako, susunod po sa inyo masundan ako. Yung mga everyday activities na may risk po. Sa kaligid. Ito po yung kanyang mga social media accounts. Facebook, Hero, Malabo, YouTube, at saka sa Viber. Mapapanood nyo, matutunghayan nyo yung mga nangyayari sa mga araw-araw. Maging sa Maynila at sa kahit na naman nila. Tignan mo natin yung susunod. Maraming salamat po. Ito, Barangay Kalikid Norte. Kampanya ni Isko Moreno. Gusto ko kayo makausapin ngayon, Isko. Pagtagalan nyo ako, pasensya na. Panoorin nyo ang isang sabihin ko si Mayor. Maraming salamat po. Hi! Sa mga kababayan natin dyan sa Nueva Ecija, maraming salamat sa suporta ninyo at mag-iingat kayo ha, may COVID pa rin pero may awa ang Diyos na makakaraos din tayo. So I wish you all the best and good health to each and every one of you. And umasa kayo, papasyal ako ulit sa Nueva Ecija. For the meantime, konting ingat, mahal na mahal ko po kayo. Muli, maraming salamat sa suporta ninyo. God first! Maraming salamat po sa inyong lahat at dyan po nagtatapos yung munti natin para tuturan po. No? Pero bago po kayo tuluyang lumisan, bigyan naman natin ang pagkakataon na kapagbigay ng konting pananalita. Si Bukal Bukal, Raquel Agapito po. Maraming salamat po. Magandang araw.
tayo. But yet, you give time, ano ko, at syempre ko, gusto ko natin pasalamatan yung team ng Bilis Kilos, Action Demokratiko, mula po sa lungsod ng Maynila. Yung kaninaw nagsasalita dito, City Councilor po nila yun. Palakpakan po natin si City Councilor Warren Kilo. Kasi nga, nagsin nito, alam nyo ko, si Councilor Warren, parang, kung City Councilor po yan, ano? At kasama rin po niya ngayon, yung mga barangay captain ng lungsod ng Maynila. Palakpakan po natin si Barangay Chairman Ewan Magdita. Hindi po ako nahihiya na bumalik sa inyo at
kami po ay totoo at nakikiusap sa inyo. Samahan niyo po ang laban ni Mayor Bisco sa pagkapangulo at makasisiguro po kayo. Tayong lahat ay magiging daan ng isang panimula at bagong pag-asa sa ating bansa. Ano ho? At hindi rin po, sige ho, pumalak pa kayo. At hindi rin din po magiging posible ang araw na ito na maitala po natin ang kampanya ni Mayor Bisco dito dahil mayroon po tayong katulong dito. Ito pong pamilya na po matagal po sa ating lalawigan ng Nueva Ecija. Ano ho? Siya po ang convenor, siya po ang lead campaign manager. Siya po ay kasama ni Mayor Bisco kahit saan po magpunta. Pinakikilala ko po sa inyo, magaling na loob Poesiano, dating anak ng ating mahal na gobernador Tomas Enoson III. Palakpakan po natin si Richard Hozon. At syempre yung kasama ko rin po yung bunsong anak, si TJ Hozon. Nasa ka sa TJ. Hi, TJ. Kasi ano, ano ho? So ito po yung magiging matibay na tulay natin. Whatever happens sa May 9 election, ito po sila konsehal, sila konsehal Marty, sila kapitan. Ito po yung magiging matibay na timon, magiging matibay na tulay natin para po dumaloy ang pagpapala dito sa ating lalawigan ng Nueva Ecija. At syempre po, hingan ko na rin ng maikling mensahe at pagbate, palakpakan po natin Richard Hozon. Nadali mo ako bumala. magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po at naabala namin kayo ngayong araw na ito para mapanood yung mga programa at platforma ni Mayor Bisco. Katulad nga po ng sabi ni Bokal Arnel, ako po ang pangalawang anak ni Gob Tommy, ni umamang Gob Tommy. Sino po ba sa inyo nakakaalala kay Gob Tommy? Baka huwag ninyo nakilala. Oo. Ako po yung pangalawang anak. Ako po yung sumunod kay Vice Edward. Yung kasalukuyang po ulit na kalaban ngayon sa ating probinsya. Ito po, maiksi lang naman. Gusto ko lang sabihin sa inyo na si Erpat po, Yumao, July 2020. At nung po siya ay bago sa Kumanaw, isa ho ang naihabili niya sa akin. At ang sabi niya sa akin, anak, huwag niyong pababayaan ang Nueva Ecija. Kaya nga po, nung nalaman ko na si Mayor Bisco ay tatakbo sa pagkapangulo ng ating bansa, ako po ay napagkatiwalaan na makasama sa kanyang campaign team. Ako po ay napagkatiwalaan na maging kanyang provincial coordinator sa Nueva Ecija. Kaya nga po, huwag po sana natin palagpasin ang pagkakataon ito na meron po tayong, pwede tayong magkaroon ng isang magaling, masipag na presidente na may mabilis na aksyon at tunay na solusyon para sa ating mga kababayan. O, wala na akong masabi, kinakabahan na ako eh. O, sige po, yun lang po. Kaya nga po, panghuli na lang po, hayaan niyo po na yung isang ordinaryo ng Nobo Ecijano na kamukha ninyo, hayaan niyo po na ako ang maging boses ninyo sa gobyernong may tena na pamumunungan ni Mayor Bisco, Presidente Bisco Moreno pagdating ng 2022. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Richard Hozon. Ano ho? Kaya ngayong araw po ito, gaya ng pagbati po, actually, binidyo po talaga ni Orion kagabi eh. Sabi niya, hindi ako makakarating pero video niyo ako para personal ako makapagsipasalamat sa mga taga Nueva Ecija. Sabi po nung huling salita ni Mayor, God first. Alam niyo, mga kababayan, of all the candidates na tumatakbo bilang presidente, it is only your men, it is only Isko Moreno who has the tagline or not even the tagline na God first. Sabi nga po sa Bible, sabi po sa salita ng Diyos, if you seek first the kingdom of God and all of these things shall be added to you. Sino man po ang uunahin sa lisikin ng kaharian ng Diyos, lahat ng bagay ay pagkakaloob sa Kanya. Naniniwala pa rin po si Mayor Bisco na kailangan unahin pa rin niya ang Diyos pagkat pag inuuna niya ang Diyos, if He is serving God, He is serving His people. You know ang panong
failures ko. Kaya sana batugin mo tayo in everything in our lives, we can do nothing apart from God. Uunahin pa rin po natin ang ating Panginoon. At alam ko ho, pag tayo nasa Diyos, hindi po tayo kailanman magkakamali. And you see what happening in Manila. Ang laki po na naging progression, ang laki po na naging nabago sa lusad ng Manila, because he seek first the kingdom of God. He seek first God. Kaya nga po, si Mayor Isko, ang sabi niya, God first. It's about time our nation stand in the gap para po saliksikin natin at unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen po ba tayo? So ngayong araw po ito, dito po natin tatapusin yung ating programa. Umaasa po kami sa inyo. Sana ho, yung pakiusap namin, yung paniligo namin sa inyo, ay kahit paano ho, kami ay nakapagbigay liwanag at nakapagbigay ng direksyon. Sino po ang iboboto natin sa May 9 election? Kaya muli po, maraming salamat po. Sige po. So, inanayahan ko po ang lahat na huwag na huwag ito kayo. Duluhod na lang kami nila mukhang dito. Magpo-photo-ops lang tayo na nakasign na God first po. Ha? Kasi ko, ito'y nakikita ko ni Mary's po. Sabi sa inyo, dyan lang kami nangikaroon ng lakas ng loob sa mga gaya ninyo. Okay? Sundan nyo lang po kami. Halika kayo, mga kapitan. Palayin mo ang lahat ng narito at ang bawat tahanan, Panginoon. This I pray in the name of the Father,